Kapag may pintuang nagsara, may bintanang bumubukas. Ito ang matandang kasabihan na maaaring kapulutan ng lakas ng loob ni Pinoy Power Forward Japhet Aguilar. At tatlong araw matapos na makat sa Santa Cruz Warriors ng NBA D-League, heto at may mga kupo na naman mula sa Chinese at Australian League ang nagbibigay ng second look sa high-flying wingman. Ayon sa agent ni Aguilar na si Marvin Espiritu, tinitimbang na ng kanyang alaga ang posibilidad na sumubok ng karir sa China o Australia. Offer to play. Hindi ko lang alam kung anong specific team, pero kanina magkausap kami, meron daw siyang choices between practice player ng Santa Cruz Warriors. Meron din mga feelers for China and Australia. Parehong competitive ang alok na sweldo ng mga foreign teams, pero hirit ni Espiritu, mas priority pa rin ni Aguilar ang bumalik dito sa Pilipinas para muling magpasiklab sa PBA. Malaking chances niya kasi tingin ko naman nung kausap ko siya kanina, pinapriority niya yung Philippines. I think Global Board is pursuing him again, di ba? Well, alam ko, nagbitaw na si Tati BJ Manalo eh, di ba? So, lagi naman nandun yun, pero depende naman sa pag-uusap ng Token Text at saka Global Fortune dahil syempre ang rights ni Japhet nasa Token Text. Pag hindi naman binitawan ng Token Text si Japhet, di pagbalik niya rito, Token Text pa rin siya. Tila sang-ayon rin dito ang co-agent Espiritu na si Matthew Manotok. Sa panayam ng Sports Radio 918 sa second generation basketball figure, mas gusto niyang bumalik na lamang muna dito sa Pilipinas ang fleet-footed slot man. Batid ni Manotok na kung nais ni Aguilar na mamayagpag ang karir sa ibayong dagat, kinakailangang maging dominante muna siya sa PBA. Japhet's 25 years old, but his game is far rawer than 25. You know, I think we all know, even though he went to Ateneo Western Kentucky, Gilas, Talking Text, we all know how raw he is. He may be 25 years old, but, you know, how much playing time has he gotten throughout his career? You know, you can go to the best programs, you don't play in the game, you're only going to improve to a certain extent. So, you know, I think, you know, his game is, I mean, everyone knows that he has a long way to go, but it's also a scary prospect for his opponents if he gets to where he can, right? And I think he'll get there. I mean, he works hard. The kid has too much talent and ability and diligence to not go unnoticed. Samantala, maaaring abutin pa ng dalawang linggo bago maglabas ng desisyon si Aguilar kung saan siya papalaot para sa susunod na hakbang ng kanyang career. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Television ng Bayan. Bye.